Kamusta ka, anime? Ito na ang part 85 ng love story ng kapatid ni Sakuragi at ni Akira Sendo. Disclaimer lang po, wala po ito sa anime o manga. Ito ay fanfiction lamang na isinulat ni Miss Isabel Nicole Alvaro. Ang mga karakter naman sa story ay mula kay Mr. Takehiko Inoue. Except lang po kay Miss Izza. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin ang part 85. Pero bago yon, intro muna tayo. Ano ba gusto mong sabihin, Fujima? Tanong ni Izza. Nang may biglang umakbay sa balikat ni Izza. Sendo? Sambit ni Fujima na nagulat sa biglang pagdating ni Sendo. Ang gusto niyang sabihin, Izza, eh matagal ka na niyang palihim na minamahal. Hindi niya lang masabi sa'yo dahil alam niya na masaya ka na at nire-respeto niya tayong dalawa. Iyon ang gusto niyang sabihin. Tama ba ako, Fujima? Sabi ni Sendo at ngumiti si Fujima. Paano mo nalaman? Tanong ni Fujima kay Sendo. Halata naman eh, ngiting sabi ni Sendo. Ang galing mo namang bumasa ng play. Hanggang dito ba naman ang galing mo pa ding bumasa ng tao? Ngiting sabi ni Fujima. At natawa naman silang dalawa. At ngumiti naman sa kanila si Izza. Kayo talagang dalawa. Hindi ko kayo maintindihan. Ganyan ba talaga pag mga ace player? Hay, sabi ni Izza. Sabay hinga ng malalim ito. Fujima, salamat. Natutuwa ako dahil naging totoo ka sa akin. Ang tanging hiling ko lang, mahanap mo na din ang babaeng magmamahal sa'yo. At ang gusto kong makita ay yung sumaya ka. Yun lang ang pinakagusto kong mangyari. Sabi ni Izza kay Fujima. At niyakap ito ng dalaga. Niyakap din naman siya ni Fujima. Teka, teka lang. Parang masyado ng matagal ata yung yakapan nyo ah, sabi ni Sendo. At natawa naman si Izza at Fujima. Kayong dalawa, ipangako nyo sa akin ha, huwag kayong maghihiwalay, wika ni Fujima. Pangako, ngiting sabi ni Izza. Kahit kailan, hindi mangyayari yun, Fujima. Ngiting sabi din ni Sendo. Tara na, baka hinahanap na nila tayo. Pag-aaya ni Fujima. At bumalik na nga ang tatlo sa dining area. Kamusta? Anong nangyari? Tanong ni Mitsui. Wala, nagpapatulong lang ako kay Izza kung paano magkakajowa. Buti nga, dumating dito si Sendo. Hehe, ngiting sabi ni Fujima. Jowang-jowa ka na talaga, Fujima. Ha, tanong ni Koshino, sabay tawa nito. Oo eh, tingnan mo naman, ako lang walang jowa sa inyo. Mabuti pa itong si Sakuragi, wika ni Fujima. Ha, alam mo, kung sa panliligaw lang Fujima, matutulungan ka ng henyong ito. Pagyayabang ni Sakuragi. Gunggong, nagyabang ka na naman. Mahinang sabi ni Rukawa. Ano yun? May sinasabi ka ba, Rukawa? Kunot noong sabi ni Sakuragi. Alam mo, Fujima, wala naman talagang kahit anong strategy pagdating sa panliligaw. Ang kailangan mo lang gawin is yung maging totoo ka sa sarili mo at ipakita mong malinis ang intensyon mo sa kanya, sabi naman ni Sendo. At natahimik naman silang lahat. Maya-maya ay tumayo si Fukuda, Koshino, Miyagi at Mitsui. At pinalakpakan nila si Sendo. Ikaw na talaga ang ace sa lahat ng bagay, Sendo, sabi naman nila Mitsui at Miyagi. Kaya idol talaga kita eh, sabat din ni Fukuda. Grabe, sana all, love expert, wika ni Koshino. Wala talaga akong ipag-aalala pa kay Izza. Wika rin ni Fujima. Natawa naman si Sendo at napakamot ito ng ulo.
Hay nako, tigilan nyo na nga yan, ngising sabi ni Sendoh. Pero hanapan na natin ng jowa itong si Fujima, para naman everybody happy, wika ni Sakuragi. Haha, eh paano, ayaw sabihin ni Fujima kung ano ang tipo niya sa babae, sabat ni Koshino. At nagtingin na naman si Sendoh at Fujima. Alam ba ni Sendoh mga tipo mo, ha, Fujima? Tanong ni Mitsui. Ang totoo niyan, ang taong mahal ko na tinutukoy ko ay si Izza, sabi naman ni Fujima. At natahimik naman ng lahat. Ano? Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Ibang klase, ang dami mo pa palang karibal, Sendoh. Una, si Mitsui, tapos si Rukawa, tapos ngayon naman, si Fujima, ngising sabi ni Koshino. Ay, ano ba naman kayo? Ibahin nyo na nga ang usapan na yan. Ang awkward na eh, sabi ni Izza. Maganda talaga ang kapatid ko. Siyempre, mana siya sa kuya niya. Halakhak naman na sabi ni Sakuragi. Gunggong ang layo, sabat ni Rukawa. Pwede ba? Manahimik ka nga dyan, Rukawa. Inis na sabi ni Sakuragi. At natawa naman silang lahat. Grabe no, ang layo na nang inabot ng barkada natin. Nadagdagan tayo at tapos ngayon mayroon ng engage. Nakakatuwang isipin na magkakalaban tayo noon. Pero ngayon, nasa iisang team tayo. Sabi naman ni Miyagi. Oo nga eh. Tapos, yung dating magkakaribal at magkaaway ngayon ay magbabarkada na. Sabi naman ni Rang. Masaya din ako at napabilang ako sa barkadang ito. Wika ni Fujima na seryoso ang muka. Dahil dyan, cheers sa mas mahaba pang samahan at pagkakaibigan, sabi ni Yumi at Fukuda. Cheers, sabi naman nilang lahat. Kinabukasan nga, alas 12 ng tanghali, naunang lumabas ang mga boys at naglaro sila ng volleyball nang may biglang mga babae na lumapit sa kanila. OMG! Rukawa, my loves! Sendoh! Ay! Ang gwapo mo naman! Akin ka na lang! Mitsui! Ang macho mo naman! At ang gwapo pa! At bukod dun, ang cool mo pa! Hello, Miyagi! You still remember me? Tanong ng babae. Sakuragi! Hehe, hello! Baka naman pwedeng pa-picture. Koshino, ang cute mo naman. Fukuda, alam ko, engage ka na. Pero di ka pa naman kinakasal eh. Baka naman pwede pa ako. Wika nga ng mga babae sa mga lalaki. Ano kaya magiging reaction nila sa mga suit natin? Ngiting sabi naman ni Mia. Huwag nyo na akong tanungin. Napahinga naman ng malalim si Izza dahil bukod tangi siya lang ang naka-rash guard. Haha, oo nga pala. Balot na balot pala tong si Izza. Kay Sendoh. Haha, pangaasar naman ni Bea. Habang naglalakad, nakita ng mga girls na may group of girls na kausap ang mga boyfriend nila. Hindi ko gusto ito ah, sabi ni Rang. Pinakabalot-balot tayo, tapos ganyan, sabi rin ni Mia na medyo naiinis na. Samantala, nakita naman ni Izza yung isang babae na sobra pa kong humawak kay Sendoh. Pinag-rash guard ako, tapos ngayon gusto pala yung naka-swimsuit, ha? Sabi naman ni Izza. At dahil doon nainis si Izza at bumalik sa room ng mga girls. Tara mga girls, hindi pwede na ganyan, sabi ni Bea. Ano kaya ang gagawin ng mga babae? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat sa pakikinig.